Minsan ay mayroong mga tao na akala natin ay sila na ang makakatuluyan natin sa ating buhay. Ngunit nang dumating ang isang mabigat na problema, ay bigla na lamang kayong hindi nagkaintindihan. Ikaw, naranasan mo na ba ang ganitong klase ng bagay? Pero bago natin simulan ang istorya, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. God bless us all po! Matagal ng plano ni Daniel at Nadine ang magpakasal. Halos 3 taon na nila itong pinag-iipunan dahil ang gusto nila ay ang grandeng kasalan dahil isang beses lang ito mangyayari sa kanilang buhay. Gusto nilang dalawa na ang alaalang ito ay hindi talaga malilimutan ng kung sino man. Sobrang saya ko talaga, Nadine, dahil sa 1 linggo ay ikakasal na tayo. Hindi na talaga ako makapaghintay na maging asawa ka. Sa wakas ay magkakasama na tayo sa isang bubong, masayang sabi ni Daniel sa kanyang kasintahan. Ako din, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang wala tayong pinag-aawayan sa loob ng mahabang panahon, kaya sigurado ako na sa'yo lang ang puso ko, sagot ni Nadine. Sa'yo lang din ang puso ko at hindi ko kayang tumingin pa sa iba dahil ikaw lang ay sapat na, sabi ni Daniel. Masayang masaya talaga ang magkasintahan sa kanilang pinag-uusapan. Ngunit nang umuwi si Daniel sa kanilang bahay, ay nabangga ng kotse ang sinasakyan niyang motor. Malakas ang pagkakabangga sa kanya na nagdahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Halos maguho naman ang mundo ni Nadine sa kanyang nalaman dahil planado na ang lahat at nakapagbigay na sila ng imbitasyon sa mga tao. Tapos bigla niya malalaman na naaksidente pa ang kanyang nobyo. Higit sa lahat ay hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Daniel, kaya agad siyang pumunta sa ospital. Nakita niya si Daniel na puno ng sugat sa muka, pati na rin sa katawan nito. Mabuti na lamang at may mabuting tao na nagdala kay Daniel sa ospital. Kung hindi, ay baka binawian na ito ng buhay. Sobrang lungkot talaga ng dalaga nang dahil doon, dahil wala nang kasalan ang magaganap na pinagplanuhan nila ng matagal. Maganda naman ang naging balita. Dahil 3 araw lang ay nagkamalay ang binata, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakakakita. Maraming bubog ang tumama sa mata mo, kaya hindi ka na nakakakita. Pasensya na pero hanggang dito lang ang kaya ko, sabi ng doktor. Pero may posibilidad po ba na muli akong makakita? Malungkot na tanong ni Daniel. Hindi ko lang alam ang isasagot ko sa'yo. Dahil matindi talaga ang nangyaring aksidente. Mas malaki pa ang pagkakataon na hindi ka na muling makakakita pa. Nakayukong sagot ng doktor. Nang dahil sa nalaman ng binata ay talagang nanlambot ito at nawala ng pag-asa. Naiisip niya din ang kasal na hindi natuloy, tapos ngayon ay bulag pa siya. Ano na lang ang mangyayari sa kanila ng kanyang nobya kung siya ay hindi nakakakita? Nang makapagpagaling si Daniel sa ospital ay naramdaman niya na palaging wala sa kanyang tabi si Nadine. Kahit sa kanilang bahay ay minsan lang ito kung bumisita. Siguro nga ay iniisip ng dalaga na magiging pabigat na lamang siya sa buhay nito dahil hindi na siya muling makakapagtrabaho. Isang araw ay bigla ang bumisita si Nadine sa kanilang bahay at nag-usap ang dalawa. Hindi naman pwedeng ako na ang mag-aasikaso sa bahay tapos ako pa magtatrabaho. Daniel, ako lang ang mahihirapan kung sakaling ipagpatuloy pa natin ang ating relasyon. Ang pera na para sana sa pagpapakasal natin ay nagastos na sa pagpapagamot mo. Kung magkaanak man tayo, ay lalong magiging mabigat ang lahat at ayaw ko mag-alaga ng isang taong may kapansanan sa panghabang buhay, sabi ni Nadine. Talagang malungkot ang binata sa lahat ng kanyang narinig. Mabait naman si Daniel, kaya ayaw niyang mahihirapan ang kanyang minamahal. Kaya pinalaya na lamang niya ito nang walang kahit na anong pagtatalo. Nadine, tandaan mo na mahal kita. Pero ayaw ko din naman na mahirapan ka sa pag-aalaga sa akin. Magiging pabigat lang ako sa mga pangarap mo. Salamat dahil naging parte ka ng buhay ko. Umiiyak na sabi ng binata. Nang dahil doon ay umalis na ang dalaga na nanlalamig ang puso sa kanya. Lumipas ang panahon ay nasanay na si Daniel sa pagiging bulag. Nasanay ito na maglakad na mag-isa at gamit ang kanyang tungkod upang maging gabay. Habang naglalakad siya sa parke ay hindi maiwasan ang pagdaloy ng mga sakyan.
Isang babae ang lumapit sa kanya upang siya ay tulungan. Tatawid ka ba? Tara, tutulungan na kita. Sabi ng babae habang kinapitan siya sa kanyang mga braso. Masaya naman si Daniel dahil kanina pa siyang nakatayo doon. Maraming salamat po sa pagtulong. Kanina pa po talaga ako dito at hindi naman siguro alam ng iba na hindi ako nakakakita. Pasalamat ni Daniel. Sandaling nakipagkwentuhan ang dalaga sa kanya dahil wala naman daw itong gagawin. Ako nga pala si Joyce at taga dito lang din naman ako. Ikaw, ano ba ang pangalan mo? At simula bata ka ba ay hindi ka na nakakakita? Tanong ng dalaga. Ako nga pala si Daniel. Nabulag ako nang dahil sa isang aksidente. Nabangga ng sasakyan ang motor ko, kaya ganito ako ngayon. Sagot ng binata. Hindi nila namamalayan na matagal na ang kanilang kwentuhan. Naging magaan naman ang pakiramdam ni Daniel nang dahil sa pagkalibang. Ito kasi ang oras na muling may nakipagkwentuhan sa kanya. Para bang napakabait talaga ng dalagang si Joyce na nakakapagbigay ng saya sa kanyang mga puso. Simula noon ay naging magkaibigan ang dalawa nang dahil sa palagi nilang pagkikita sa parke. Kung minsan pa nga ay kumakain ang dalawa sa labas tulad ng kwek-kwek, fishball at ng kung ano-ano pa. Hindi akalain ni Daniel na muli siyang magkakaroon ng isang kaibigan na katulad ni Joyce. Ano kaya ang itsura mo, Joyce? Sana ay nakikita kita dahil sobrang bait mo, sabi ni Daniel. Naku, Daniel, hindi ako maganda. Kaya nga kinaibigan kita kasi hindi ka nakakakita. Pabirong sagot ng dalaga. Pero ipinaliwanag ni Daniel na hindi naman daw mahalaga ang panlabas na itsura ng isang tao. Sa kanyang pagiging bulag ay natutunan niya sa kanyang sarili na tumingin sa panloob na anyo ng isang tao. Sa totoo lang kasi Daniel ay hindi talaga ako maganda. Pero kahit bulag ka naman ay hindi kita para iwanan. Mabuti ang puso mo at higit sa lahat ay napapasaya mo ako. Masayang sabi ni Joyce. Nagbunga na kasi ng relasyon ang kanilang pagkakaibigan. Nang dahil doon ay natatawa naman ang binata sa kanyang narinig. Pero ang totoo ay kinikilig ito. Ilang araw lang simula na magkaroon sila ng pag-ibig. Naramdaman din naman nila na hindi na pagkakaibigan ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Isang araw ay masayang masaya si Joyce at may magandang balita siya sa kanyang kasintahan. Daniel, merong kakilala ang pinsan ko sa ibang bansa. Magaling na doktor daw ito at pwede ka daw niyang tingnan. At isa pa ay uuwi daw sila sa Pilipinas sa isang linggo. Masayang sabi ni Joyce. Ngunit nakita naman ng dalaga na malungkot pa din ang mukha ng binata. Hindi na kasi ito umaasa na muli pa siyang makakakita. Pero wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Libre lang naman daw ang konsulta dahil kaibigan daw naman ang pinsan ko, dagdag ni Joyce. Agad na isinagawa ang pagtingin sa mata ng binata, ngunit nakita ng doktor na ito na malaki ang tsansa na muling makakita si Daniel, kaya agad nilang sinimulan ang operasyon. Ang tanging dasal ng mga ito ay ang muling makakita ang binata at maging matagumpay ang operasyon. Nang tanggalin ang takip sa kanyang mata, ay sobrang labo ng kanyang paningin. Ngunit sa kaunting oras lamang ay luminaw na rin ito. Muli ay nakita niya ang kulay ng mga bagay-bagay at ang kanyang kapaligiran. Nakita niya ang isang babae at agad niya itong niyakap. Totoo nga na hindi ito kagandahan, ngunit talagang ito ay kanyang mahal. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sabi ni Daniel. Ngunit napahiya ito nang hindi pala ito ang kanyang nobya. Teka Daniel, hindi ako si Joyce, ako ang pinsan niya. Natatawang sagot nito. Nang dahil doon ay hinanap niya ang dalaga. Ngunit isang babae ang nakangiti sa kanyang harapan at nagsalita. Daniel, pinagpapalit mo na ba ako sa pinsan ko? Pabirong sabi ni Joyce. Gulat na gulat naman ang binata dahil sobrang ganda pala ng kanyang kasintahan. Ang akala ko ay hindi ka maganda. Pero ano ang ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Daniel. Hindi naman kasi mahalaga ang panlabas na anyo. Mahal kita kahit noong bulag ka pa. Tandaan mo Daniel na kahit muling hindi ka makakita ay mahal pa rin kita. Masayang sabi ni Joyce.
Simula noon ay nagpakasalang dalawa. Nalaman din ni Daniel na may mabuting plano sa kanya ang Diyos, kaya siya nabulag. Dito niya pala matatagpuan ang tunay at wagas na pag-ibig. Hindi tulad ng kanyang dating kasintahan na si Nadine na handa lamang siyang makasama sa ginhawa, ngunit hindi sa hirap. Simula noon ay masayang namuhay ang dalawa. Minsan nga ay nakakasalubong nila si Nadine sa daan at nakikita nila itong umiiyak dahil niloko daw ito ng kanyang asawa. Pagkatapos maanakan ay malalaman niya na may iba pala itong minamahal. Huwag nating madaliin ang paghahanap na makakasama sa ating buhay. Kung iniwan man tayo ng ating minamahal, ay may ibibigay sa atin ng Diyos na mas maayos. Palagi nating isipin na hindi pa tapos ang lahat dahil nandyan din naman ang ating pamilya na siyang hindi tayo iniiwanan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking maikling istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.